Nasa countdown pa rin po ang pagkamatay ng asawa ni Ted Pailon, pero nasa number 6 na lang ito ngayon. Naniniwala ang forensic expert na kinumisyon ng Pailon family na nag-suicide at hindi minurder ang misis ni Ted. May report si Andrea Bautista para sa ating story number 6. Kahit brownout, tinuloy pa rin ang preliminary investigation sa Quezon City RTC. Kine-question ng abogado ni Pailon ang kasong obstruction of justice na kinaso laban sa broadcaster. Well, sinasagot namin yung mga akusasyon nila obstruction of justice. Pare, mic mo. Ang sinasabi namin doon, hindi naman pwedeng magkaroon ng obstruction of justice na walang krimen. Pinautopsy uli ng pamilya Pailon si Trina. At tulad ng unang autopsy, suicide ang lumabas na dahilan ng pagkamatay ng asawa ni Ted Pailon sa pagsusuri ni Dr. Raquel Fortun. Based on the autopsy findings, particularly evidence of close range of fire, if not actual contact, that is indicative of a self-inflicted and intentional injury, and therefore we classify that as a suicide. From right to left temple ang direksyon ng pagpasok ng bala sa utak ng biktima. Sa sugat ng ulo, may nakita si Fortuna na itim-itim. Ito daw ay carbon deposits na iipon kapag pumutok ang baril habang nakadikit sa balat. Kasi kapag may nasusunog ang isang bagay, okay, nalalagay yan sa loob. Bakit? Kasi pag nagpaputok ka ng baril, yung bala pumapasok sa iyo. Pero sa paligid ng bala, maraming gases. Yung gases actually ang nagpapabilis dun sa pagtakbo ng bala na yun. Yun ang very destructive. Pero marami pa daw kailangan i-consider maliban sa autopsy report, tulad ng physical na ebidensya at statement ng mga witness. Mga witness na ayon sa pulisya ay hindi naman nakikipagkooperasyon sa kanila. Sa Biyernes, magkakaroon muli ng hearing. Magsasubmit ang QCPD ng kanilang reply affidavit kung saan sasagutan nila ang counter affidavit ni na Ted Pailon at mga kasambahay nito. Andrea Bautista, The Evening News.